Hello, good morning po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga pamilya ko. Ay, saan lang lupalop ng mundo ngayon ay may mga Pilipino at isa na doon ng mga pamilya ko nandoon din. Good morning po sa inyo. Guys, ako kasi madalas kasi ito itanong sa akin eh. Ganito ang pag-uusapan natin eh. Oo, madalas ito tanong sa akin kung kasi ang napangasawa ko po kasi is Christian. Okay, Katagalugan, Bisaya, pero iba yung salita nila. It's, ako kasi is a born Muslim. Tinanong ako kung paano daw mag-convert o paano kami ikinasal nung asawa ko sa Muslim way. Okay, sasagutin ko po yan isa-isa. Paki-click lang po yung subscribe sa baba. Click lang po, pakayes. Notification lang po, at saka comments na lang para at least nababalikan ko kayo. Bad comments ba yan? O good comments yan? It's okay. It's a part of, katanungan. Ganito po kasi, unang-una kasi, yung asawa ko is Christian. So, bago kami ikinasal, is matagal na siya nag-convert Muslim kasi alam mo sa amin bawal talaga kaming Muslim na mag-convert sa pagka-Christian para mag-asawa. So kami kasi mga babaeng Muslim, pinakabawal yun sa amin na, pero sa panahon ngayon mayroon ng ganun mayroon na ako nang i-encounter na dating Muslim nag-convert ng Christian. Hindi po bawal po yun sa amin. At isa na po yun na hindi matatanggap ng family namin pag ganun kami. So, yung asawa ko po nag-convert. Matagal na siya nag-convert. Nag-aral muna siya bago muna siya magpa-binyag ng Muslim is nag-aral po siya muna. Sinaliksik muna niya kasi isa sila pong devoted katoliko. Oo. Yung nanay ko po, biyanan ko po, devoted katoliko. Marami po siyang mga ribultong sinasamba. Kaya po, yung asawa ko po, ganun, nag-aral muna kasi mayroon pong ustads na imam, kung iba, na nagturo sa kanya, ipaniliwanag sa kanya kung ano niya ang dapat niyang gawin. So, to make the story short, nag-convert siya. So, oo. So, umuwi siya ng Davao, nagpakasal po kami. Oo, pakasal po kami doon. So, yung mga kasi prima yung asawa ko po, may edad na po sa akin. Sa, yung prima, mga pamilya ko, ganun may mga agents kasi nga, yung asawa ko kasi may byudo na po, may mga anak na po siya. So, yung inaalala po ng mga magulang ko kasi baka yung mga anak ayaw sa akin. So, may nangyari yung mga ganun bagay. Nangyari yung mga ganun bagay. Pero, so far, naayos din naman. Kasi kung magtataniman ng galit, wala eh. Need na isa't isa. Lalo pa yung asawa ko, need niya na may kasama sa buhay kasi may edad na. So, bakit mag-against pa ang mga ibang tao? Diba? Magmahalan na lang tayo. Kasi, yun na nga. So, tapos na yun, story namin. So, yung pag-convert po, o pagbalik Muslim po natin, ganito. Kasi ako, tinatanong din ako, gusto ko po magbalik Islam, tulungan mo ako. Sinasabi ko lang ito sa inyo, advice ko lang po, huwag po madaliin, hindi po madali. Kasi, pag mag-convert po kayo, marami po kayong pagdadaanan. Marami po kayong i-give up nyo po lahat yung mga lifestyle ninyo bilang kayo before. Oo, marami po talaga. Oo, kasi papasok ka Muslim, marami pong kaming ginagawa. Marami kong pag-aayuno yung ginagawa namin. Hindi po basta-basta. Kaya pa, pag-aralan nyo po muna bago po kayo magbalik Islam. Sa totoo lang po, advice lang po yan sa inyo. Kasi nga,
Marami po ngayon ang gusto mag-Muslim. In the end, nag-Muslim kasi binayaran ng amo o may nagbayad sa kanila mag-Muslim. Pero hindi po ikaw nagkakasala nun. Oo. Ha. Bago ka po mag-convert, in your heart po malinis na this is it. Tatanggapin ko na ako ay convert, magka-convert Muslim kasi ito na. Yung gusto nyo po, yung deep inside, nasa puso nyo po na kayo ay mag-convert. Hindi po mag-convert, hindi po magbalik-balikin, balik-back is Muslim kasi may bayad o dahil sa babae. Tapos in the end, babalik po kayo ng dati nyo. So, ang kawawa po nyo, kung may mga anak kayo, mga anak nyo ang kawawa nun. Kasi, hindi malaman ng anak mo kung saan susundin. Kung ano yung susundin niya. O saan siya magsasala. O saan magsisimba. Yun ang naisip ko. Kasi, ako, sa side ko, ganun ako eh. Yung, siyempre, kasal na kami ng asawa ko, makikisama ako. Oo. Siyempre, hindi maiwasan na kumakain mga kamag-anak niya ng ganun. So, ako na lang po yung ko na lang po yung umaintindi. So hanggang dito na lang po. So hanggang dito na lang po muna, ha. Salamat po.